Muli, isa pong magandang umaga sa inyo lahat. Patuloy po nating pagsaluhan at pag-aralan ang salita ng ating Panginoon na mababasa po natin sa Psalms 107 verse 1. Ganito po ang sinasabi, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Gusto ko pong ulitin, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo, o aming Diyos, ngayong umaga na muli ay aming pong pagsasaluhan ang iyong mga salita. Hinihiling po namin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, maunawaan po namin at mai-apply ang mga salita mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kasama ngayong umaga at ikaw lamang ang maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Okay, sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol sa heart of thanksgiving. A heart of thanksgiving. Napakahalaga po ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng isang pusong laging nagbabalik ng pasasalamat sa ating Diyos dahil siya po ay tunay na mabuti at tapat. Sabi nga po sa isang awitin, "It is a good thing to give thanks unto the Lord." Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating Panginoon dahil siya ay nananatiling mabuti at tapat. Kung ating pumabalik-balikan, pagising pa lang natin sa umaga, napakarami ng dahilan para tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay lagi naghihintay para tayo po ay magbalik ng pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginagawang kabutihan sa ating mga buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat araw. Siya ang nag-iingat sa atin. At higit sa lahat, lahat ng ating pangangailangan, Siya po ang nagsusupply. Ang Diyos po natin ay napaka-generous God. Kaya po, dapat po tayo maging grateful sa ating Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Ngayon po ay 2022 na. Panibagong taon na ang ating hinaharap. Huwag po nating hayaan na ang pangamba, kabalisahan, ang maghari sa atin. Bagkos, sa bawat araw, pasalamatan natin ang ating Panginoon because He is more than enough na gumawa ng mga kamangha-manghang bagay sa ating mga buhay. Bakit nga ba kinakailangan magkaroon tayo ng a heart of thanksgiving? Bakit kinakailangan lagi tayo dapat nagpapasalamat sa ating Panginoon, ano man ang ating sitwasyon? Sabi po dito, apat na bagay lamang po ang gusto kong bigyan diin. Why we need to have a thanksgiving heart? Una, sabi po doon, because thankfulness acknowledges that God is good. Lagi po nating naririnig, God is good all the time, and all the time, God is good. To say that God is good means God is always act in accordance to what is right. Totoo po iyon. Lahat ng tama, lahat ng mabuti ang ginagawa ng ating Panginoon. Kung ano yung totoo, yun po ang namamayani at nananaig at gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, goodness is part of God's nature and He cannot contradict His nature. Isa sa katangian ng ating Panginoon ang pagiging mabuti. Kahit na po minsan tayo ay nagkakamali, nagkukulang, wasa tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, lagi siyang nakahandang tayo ay muling tanggapin. Kung tayo nagkamali, nakahanda siyang tayo ay patawarin. Lahat ng mabubuting bagay, sa Diyos po nanggagaling. Sabi nga po sa James chapter 1, verse 17, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow." Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay, sa Kanya po nanggagaling. At ang ating Diyos, marami pong, yung pong kanyang goodness ay atin pong makikita sa maraming bagay. Sabi nga pong una, God is good in so many ways. First, He redeemed the fallen mankind because of His great love for us. Tayo na makasalanan, Kanyang tinubos, Kanya pong iniligtas at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganun po ang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat lagi natin siyang pasalamatan. Sino ba tayo para mahalin ang ating Diyos? Masuwayin, makasalanan, pero tayo minamahal ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kondisyon. We need to thank God for His great love for us. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us." Hindi tayo nagsimulang mahalin ng ating Panginoon nung tayo po ay manalig sa Kanya. Kahit nung tayo makasalanan pa, inibig na tayo at minahal ng ating Diyos na buhay. Another, God is so good in so many ways, He has sent His Son, Jesus Christ, to destroy the works of the devil. Tandaan po natin, sabi nga po, ang kaaway inaparito upang pumatay, magnakaw, magwasak. Pero ang ating Panginoon Jesus, kaya siya nagkatawang tao upang wasakin po niya ang lahat ng gawa ng kaaway. 1 John 3 verse 8 letter B, "The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." At yun nga po, sabi po sa John 10:10,
It says he comes to only to steal and kill and destroy, but Jesus comes that we may have life and have it to the full. Isang buhay na ganap at kasiyasya ang nais ng Diyos na ating maranasan. At anumang gawa ng kaaway, kaya niya itong patigilin, kaya niya itong wasakin. At ganun din yung authority, binigyan din tayo ng ating Diyos na wasakin ang anumang gawa ng kaaway. God has given to us the spirit of fear but of love and a sound mind. At binigyan niya tayo ng authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy because God is with us. Kaya mahalaga po na lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. And if God is for us, no one can be against us. Sabi nga po, our battles is the Lord and the victory is ours. Kaya po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil meron tayong tagapagtanggol ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, bakit kinakailangan magkaroon tayo ng thanksgiving heart? Thankfulness prevent a complaining spirit. A complaining spirit. Tayo ba ay nagko-complain pa kapag minsan hindi nasasagot ng Diyos ang ating panalangin, kapag medyo nadidelay, kapag mayroon tayong mga ninanais, hinihiling sa ating Panginoon na hindi nagkakaroon ng katuparan? Alam niyo po, alam ng Diyos kung ano makakabuti sa atin. Minsan mayroon tayong mga kahilingan na hindi pala ito naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, kaya hindi pa hintulutan ng Diyos na ito ay ibigay niya sa atin. Sabi nga po, kung tayo po ay lagi nagpapasalamat, anuman po ang ating kalagayan, ang Diyos po ay malulugod sa ating buhay at maiiwasan po natin yung complaining spirit. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances for this is God's will in Christ Jesus. Kahit na may problema, kahit na mayroong mabigat na suliranin, magpasalamat ka sa Diyos believing that your miracle is on the making. Kung hindi mo mararanasan ang problema, paano mo mararanasan ang kapangyarihan, kabutihan, himala at pagpapala ng ating Panginoon? Matuto tayo magpasalamat sa lahat ng oras at pagkakataon, anuman ang sitwasyon na ating nararanasan. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Yon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil ito po ang nagiging daan upang maiwasan natin ang complaining spirit. In our daily life, we must see that it is not happiness that makes us grateful. Hindi dapat yung kaya lang tayo nagpapasalamat dahil masaya tayo. But gratefulness makes us happy. Kung tayo mapagpasalamat sa ating Panginoon, lagi tayong magagalak, lagi tayong magdiriwang. Dahil nakikita natin, ang Diyos ay mabuti sa bawat sitwasyon, minsan pangit, pero tingnan mo yung likuran noon. Tingnan mo, with faith in your heart, mayroon pong magandang bagay na nadoon sa likuran ng problema at pagsubok na inararanasan. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose, Romans 8:28. Kaya naman dapat tayo magpasalamat sa lahat ng oras at pagkakataon. Mahalaga po ito. Sabi nga po, thanksgiving builds our trust and confidence in God and help us to be humble. Minsan po, nagiging mapagmataas tayo o nagiging mayabang tayo kapag lahat ng ating mga pangangailangan natutugunan, nagiging para nakakapasok na minsan yung pagmamataas o kayabangan. Pero alam niyo po ba kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, it means kinikilala natin na anuman ang meron tayo, ang Diyos ang nagbigay. Kinikilala natin na napakabuti at tapat ang Diyos na siya ang lahat ng gumagawa ng kaparaanan upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan. So, mahalaga po itong ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi doon, why we need to have a thanksgiving heart? Because thankfulness creates a positive outlook on life. A positive outlook, yung bang kahit kami nararanasan mabigat na problema at pagsubok, kung nagagawa mo magpasalamat, ibig sabihin, umaasa ka na kaya mo itong mapagtagumpayan, kaya mo itong malampasan dahil kasama mo ang ating Panginoon. Ang Diyos ang tutulong sa iyo, ang Diyos ang gagawa ng himala upang mapagtagumpayan mo ang anumang iyong nararanasan. In our daily life, kasama po natin ang ating Panginoon. Maging positibo ang ating pananaw at lagi nating parangalan, pasalamatan ang Diyos, believing that God is in control in every situation na atin pong nararanasan. Mahalaga po yung laging pagpapasalamat. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, from the Good News Translation, sabi po doon, be joyful always, magalak kang lagi. Pray at all times, lagi kang manalangin sa lahat ng oras. Be thankful in all circumstances, lagi kang magpasalamat sa bawat sitwasyon na iyong nararanasan dahil ito ang kalooban. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Ito po ang kalooban na sa atin ng ating Panginoon. Lagi tayong magalak sa lahat ng oras at pagkakataon. Kahit may problema,
At maaaring kinukulang ka ng pera, manampalataya ka na kayang isupply ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. At sabi nga po, ito ang pinakahuli. Thankfulness invites joy to dwell in your heart. Gusto mo ba na nag-uumapaw na kagalakan sa iyong puso? Lagi ka magpasalamat sa ating Panginoon. Kapag tayo laging puno ng pagpapasalamat, pinupuno ng Diyos ng kagalakan ng ating mga puso. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 4 from the ERV version, always be filled with joy in the Lord. I will say it again, be filled with joy. Don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need. Always giving thanks for what you have. Ito po yung pagpapaalala sa atin. Rejoice in the Lord always and again, I say rejoice. Lagi natin ipagpasalamat ang lahat ng nangyayari sa ating buhay dahil ito ang kalooban sa atin ng ating Panginoon. Pagpapasalamat. Naalala ko yung sinabi ni Pastora, isa nating pastora, sabi niya doon, miracles happen when we always give thanks because it pleases God. Ang himala ay mararanasan natin, malimit nating mararanasan kung lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo, remember this, a heart of thanksgiving produces a life of thanksgiving. A life of thanksgiving produces a house of thanksgiving. And the house of thanksgiving produces a complete blessing from the Lord. Do you want complete blessing from the Lord? Magkaroon po tayo ng puso na lagi nagpapasalamat sa Diyos. Magkaroon po tayo ng isang nag-uumapaw na kagalakan sa ating mga puso. Ano mang sitwasyon ang ating nararanasan, pag-apawin po natin ang ating pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Meron ka bang pangangailangan sa umagang ito? Lumapit tayo sa ating Diyos. At ano man ang ating hilingin, magpasalamat na tayo sa Kanya dahil Siya ay sumasagot sa ating mga kahilingan at panalangin. Tayong lahat ngayon ay umuko at dumulog tayo sa presensya ng ating Panginoon. O Diyos, kami po ay lubos na nagpupulit ng papasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Kulang ang salita, Panginoon, para ikaw ay aming pasalamatan. Every day, Lord, you are more than enough for us. Hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Tinutugon mo ang aming mga panalangin at kahilingan. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at kalusugan sa bawat araw. At lagi mo kaming iniingatan, sinasamahan. Maraming marami pong salamat, aming Panginoon. At sa umaga pong ito, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng aking mga nakasama at nakinig na iyong mga salita. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo po silang lahat. Nawa sa bawat araw, masumpungan mo ang bawat isa sa amin na laging nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo, anuman ang kalagayan meron kami. Naniniwala po kami, Panginoon, lahat ng bagay na naamin pong nararanasan, ikaw ang may control at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. We believe that we are destined to be victorious, to be overcomer, to be prosperous because we are your children and you love us. Nawa, O Diyos, mag-umapaw sa aming lahat sa bawat araw ang pagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Muli, O Diyos, inaangkin ko po, kinatagpo mo at tinugon ang aming mga kahilingan ngayong umaga at sama-sama po naming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kaluwalhati at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli, ako po si Pastor Shawnee Oliveros ng JIL Northfield.